Hello guys! Ayan, magbibideo tayo ngayon kasi may sasagutin tayong tanong. May nag-PM kasi sa akin si Kuya. Ayan yung kanyang question. So, gusto ko sana siyang sagutin in private message. Pero, sa TikTok kasi hindi ka pala pwedeng mag-send ng mga parang image attachment. And naisip ko, i-video ko na lang siya para ma-share ko din sa iba yung kung ano yung knowledge or kung ano yung alam ko. So actually, hindi ko talaga na-experience na mag-apply ng OAC dito sa Finland dahil nung first time na pumunta ako dito, kumbaga, seasonal yon. Tapos, hindi na ako nagtabala na mag-apply ng OAC kahit nagaling ako ng UAE dahil mapakasalan din naman ako ng asawa ko. So, hindi na, parang, ano, pidos na lang yung kinuha ko dun sa Pilipinas kasi hindi naman na-work yung purpose ko sa pagbalik ko dito sa Finland. So, pero, meron akong knowledge kung paano makakuha ng OAC dahil tinanong ko na yan sa Polo. Dahil nga yung papa ko nandito, di ba, sa Finland. So, kailangan ko siyang applyan ng OAC. So, ito yung mga requirements na kailangan mo i-make sure. Kung, kasi sa pwede ka naman din, ano, ang pagkakaalam ko, pwede kang mag-apply sa Pilipinas na basta dalhin mo lang yung original contract mo, tapos dapat, ano siya, translated siya. Parang ganun. Hindi ako sure. Siguro mas maganda kung itanong mo na lang yon sa mas nakakaalam. Pero ang i-share ko sa iyo ngayon is yung dito mismo sa Finland. So for those people na nakatira dito sa Finland or sa Sweden, ito yung mga requirements na kailangan nyo para makakuha kayo ng OAC. Tapos isi-send nyo yan dito sa email na to. Ayan. So, kung may mga question kayo na parang additional question na gusto nyong malaman, ito naman yung contact number nila. So, the processing takes 3 working days from the day na sinend nyo yung inyong documents. Pero depende pa rin yun kung meron kayong mga incomplete na documents, then baka mag-take pa siya ng another day. So, ito din yung notes na sinabi nila sa email. Ayan, pakibasa na lang. Ayan. And, it costs, the verification cost £9. Ayan, hindi siya, ano, hindi siya euro, pound siya kasi, dahil nga, ano siya, London, Polo London siya. So, pounds ang kanilang currency. And for those people na na-expire na ang kanilang OWA, you can also renew in Polo London and the membership or the renewal cost, it's £23. So, you need to attach OWA OFW info form. Yun, parang Annex H ata yun. So, you can ask the form in the email that I just provided a while ago. And, or you can search it online kung mahanap niyo siya. Kasi wala kang ano, copy nun. So, and what else? Ayun, so kailangan niyo lang din i-attach doon yung inyong passport page and proof of employment. So, yun lang po. Sana nasagot ko ang inyong katanungan. And God bless po sa inyo. Thank you po sa inyong pag-contact and pag, ano ba? Pag-add. Inad mo ba ako? Pinalo mo ba ako? Yun lang. So, thank you so much. Bye!